The following documents fowl breeding and raising and aims to promote fowl health and well-being. The footages you are about to see are for educational purposes only. Magandang araw mga Kasabong TV! Ako po si Jun Cueto para sa Usapang Bloodlines! Nasa ECQ break pa rin po tayo mga kasabong. And of course, sana hindi kayo nagsasawang ako lang ang napapanood nyo for the meantime. Eh, siyempre nag-iingat din tayo na dumalaw sa mga farm. Baka tayo ang magdala doon ng COVID. O kaya naman, baka meron doon COVID sa pagpunta natin. So, mas maganda na nakakatulong din tayo para bumaba ang ating impeksyon, ika nga. So, sa araw na to, as promised, pag-usapan naman natin o hatiin naman natin yung mga manok natin in terms of straight comb and peak comb. If you remember, high action hats, pinaghalo dyan ang blue face at McLean peak comb and straight comb. Marami din ang gumagawa no, ng kumbaga claret round head combinations na isang straight comb at isang peak comb. Now, nung mga unang panahon naman, hindi tulad ngayon na nami-mix and match na kasi natin, no? Nagiging matapang na tayo masyado para mag-cross ng mga battle crosses natin. And of course, kuminsan yung peacomb natin ang nagiging straight comb na at yung straight comb natin ay nagiging peacomb na. Pero nung una, meron talagang bloodlines na straight comb lang at may bloodlines na peacomb lang. No? Ito yung mga kumbaga straight bred ika nga, no? So usually dati ang mga straight comb galing Europa yan, no? Nandiyan yung white hackle, nandiyan yung mga Irish fowls, Irish brown reds kumbaga, and they're basically straight comb, no? Ang laban ng mga manok na to basically parang horizontal ika nga, no? Lumalaban sa ground. They hit their opponents while on the ground, ika nga. At sila ay usually single stroker. Kahit pagod na, malakas pa rin pumalo, ika nga. Yun naman ay ang nagbibigay sa kanila ng accurate cutting. Kasi isa nga, no? So, pasok na pasok yung tari natin pag single stroke. And of course, since sila yung mga straight combs, usually mas game sila. And they prosper on being offensive, no? Aggressive, offensive fighters. Some of them become man fighter, no? Ito yung mga ayaw natin ihanda manok dahil man fighter na. But usually, yung mga straight comb are yung mahahaba katawan. No? Parang barko, ika nga, sila yung mga pitsuhin, no? Mga straight comb, kung may isip nyo, butchers, no? Ang radios, are ganon, no? Or a blue face. So, usually, sila rin na yung mabababa in terms of estasyon. So, dako naman tayo sa peacomb. Of course, ang mga peacomb usually are Asian in origin. No? Ito'y mga Asils, Orientals. Yun yung mga peacomb na orig. No? Original sila na peacomb. No? So, marami sa kanila ay lumalaban ng vertical, lumilipad ika nga, habang nakikipaglaban. At sila ay hindi ganun kalalakas pero napaka-bibilis. Ito ang mga peacomb na tinatawag. Come to mind, of course, is ang roundheads o kaya ang mga brown reds, yan. Pag medyo may mga infusion na ganyan, bibilis talaga. No? At yan po sila, mabibilis. Kaya nga, multiple ang palo nila, no? They are shufflers, ika nga. Pag multiple ka naman, yun ang magiging problema mo. Kasi para mo maipalo yung pangalawang napakabilis mong palo, eh, hindi pa baon, hinuhugot mo na. So kaya, kung minsan, yung multiple natin, ang daming pinalo, hindi nakakamatay. Because nga,
Baka yung tansya nila kasi nga paulit-ulit sila kung pumalo, hindi bumaba. And usually ang PCOM is, in terms of sa ating knife, not as game, no, compared sa mga straight comb. And usually, kung nakakikita kayo siguro ng purong asil o purong orientals, napakababait nito, no? Cool-headed, maganda yung temperament compared sa mga straight combs na usually matatapang. No? Of course, ang katawan nito, since ito nga yung mga orientals, remember always, no, a lazy roundhead is oriental in origin. Kaya makikita mo, bilog na bilog yung katawan, no, pero maiksi. At of course, mas maganda istasyon nila. Now, ang istasyon, usually nakukunote natin yan as height. No? So, oo, maganda istasyon ng mga PCOM. At kung iisipin nyo rin doon kung true meaning ng station, which is yung pagkakatayo ng manok, ganun din. Same meaning, same result, kumbaga, maganda din ang istasyon, no? Nakatayo ang mga stands ng mga manok na. At yan po mga kasabong TV, ha, pwede nyo rin yung gamitin in terms of pagdidesisyon kung paano kayo magbibreed. No? Of course, meron sa atin mahilig talaga sa straight combs. Kaya ang binibreed niya siguro ay mga blue face, butchers, mga lemons, no? At lalagyan niya ng mga PCOM, no? Of course, there are others, yung mga breeders na mahilig naman sa asils, sa orientals. Napakalalaking manok, napakagagandang manok. And of course, binibreed nila yan ng konting straight comb. So, nasa sa inyo po yan in terms of pagpili, no, kung anong gusto nyong magiging end result. Ito kasi, pag meron kang ganito na mga classification, malalaman mo na sa isip mo pa lang pag pinag-match mo sila kung ano magiging resulta sa'yo. At yan po mga kasama ang ating paghimay ng straight comb at PCOM, no? Abangan po ulit next week, himayin naman natin yung mga bloodlines talaga, kung paano nila pinaghalo naman yung power, speed, o kaya straight comb, PCOM, no? Abangan nyo po yan next episode. At ito po si Jun Cueto na nagsasabing, ang eksperto sa linyada, Bida sa Rueda. At ito po ang Usapang Bloodlines.